kami po ay nasa loob na ng ulap dahil po ang eroplano po ito ay umpisa na po ng kanyang pagbaba. Ayan po. At kung ano po ang nangyayari sa loob kapag po dumasa makapal na ulap, malakas po ang galaw o tinatawag nila na air pocket. Ayan po, hindi nyo naman papansin, pero gumagalaw po yan unti-unti yung pakpak ng eroplano. Kasi nga po ay pagkahod dumaan ng ulap, magagalaw. Kumbaga mayroong sigurong parang mabigat sa loob ng ulap. Dahil syempre yung ulap, ikaw po pagka maraming ulap, hindi. Tapos pangkaraniwan, uulan. Diba ba? Kasi yung ulap, nag-iipon po ng tubig yan. At yun po ang kanyang iuulan. Ayan po. Mapansin nyo, mahabang ulap. Dahil napakaraming ulap. At hindi naman po ang eroplano ay bigla siyang bumababa. Dahil nakakatakot po kung ang eroplano biglang babagsak. Di parang ibig sabihin, ang aeroplano ay pagkabiglang bababa, mararamdaman naman na sa kayo. Baka halos mga matay kami sa takot, di ba? Nakatakot yung biglang aeroplano bababa, biglang baba. Po, kita niya po. Kita pa rin yung haring araw. Mayroon po kasi lugar na ay merong pong parte na medyo konti lang ulap, so nakikita rin po ang araw na talaga po magalaw kapag po ang napakaraming ulap at yung eroplano na sinasakyan ay dumaan sa kaulapan. Magalaw po ang eroplano, magalaw, halos nakakatakot. Kumbaga sa matatakotin, masabi huling sakay ko na to sa aeroplano, talaga po nakakatakot. Ayan po, mapalapit na po kami bumaba. At kung mapapansin nyo, ayan, kita na yung isla. Okay, kita na po, ayan, so malapit na po kami bumaba. Kilometro pa kaya yan? Aba, kita niya po, ilang kalayo pa yan? Malapit na kayong bumaba. Sige po mga sir.